Mainit na pagbati sa ating mga tagapakinig. Isang usapan tungkol sa isang mainit na issue na naging laman ng dyaryo, balita sa TV, Senate Inquiry at maging ng mga kilos protesta ang inyong mapakikinggan dito sa Itanong Mo kay Prof. Ating tatalakayin kung bakit ba tila naging mata ng dilubyong gobyerno ni Duterte ang aktivismo. Bakit ba pinag-iinitan ni Senator Bato ang mga aktivista? Makakasama natin ang Chairperson Emeritus ng International League of People's Struggle, kaibigan at itinuturing ng buting guro ng mga aktivista. Walang iba kundi si Professor Jose Maria Sison. Mahalab na makabayang pagbate sa iyo, Sara, at sa lahat ng ating kababayan. Salamat sa pagkakataon na mapag-usapan ang pagkakalat ng mga nasa kapangyarihan ng maling pananaw tungkol sa aktivismo at paglalagay nito ng mga mamamayan sa panganib. Bago po tayo magpalawig sa ating mahalagang pag-uusapan ngayon, Prof. Sison, maaari po bang ipaliwanag ninyo muna sa ating mga tagapakinig, ano ang ibig sabihin ng aktivismo? Ang ibig sabihin ng aktivismo ay pagmamatsyag, pagsapol at pagkilos sa parang legal kaugnay ng mga pangyayari at mga issue sa ating bayan at sa daigdig, para itaguyod, ipagtanggol at isulong ang mga karapatan at interes ng mamamayan. May karapatan ang mga tao na maging aktibo at maging mga aktivista. May karapatan at kalayaan sila na mag-isip, magpahayag at magtipon upang magprotesta at magpahayag ng mga hinanaing at kahilingan ng masang inaapi at pinagsasamantalahan. Bakit po kaya palagi nalang ginigipit ng gobyerno sa pangunguna ng AFP at PNP ang mga aktivistang kabataang estudyante? Pinangalanan din nila ang mga pangunahing universidad na nagre-recruit daw ng New People's Army o NPA. Ito ay ang Polytechnic University of the Philippines at University of the Philippines. Ano po ang inyong masasabi dito, Prof. Sison? Kaharap natin ngayon ang rehimeng Duterte na tyrannical, traidor, mamamaslang tao, corrupt at mapanlindang at tagapagtanggol ng bulok na nagaharing sistema ng mapagsamantalang mga uri na dominado ng mga imperialista. Laging naunang rehimen, nagkumawa ng malalaking krimen laban sa bayan. Kung gayon, lumalaban ang sambayan ng Pilipino sa mga krimeng ito. Ilang reaksyon sa pagsulpot at paglaganap ng mga protesta, gumawa ng mga kautusan si Duterte sa mga militar at pulis na manakot sa mga aktivistang kabataang estudyante sa pamamagitan ng red tagging o communist scare, paninira, pagbabanta at aktwal na pagpaslang sa ilang aktivista para takutin ang mga kabataan at ang sambayan ng Pilipino. Kalokohan ang akusasyon at innuendo na may lagim at legalig sa ating bayan dahil sa aktivismo at pag-recruit ng NPA sa hanay ng mga estudyante sa mga natukoy na universidad. Ang rehimeng Duterte mismo ang dahilan at pinagmumulan ng lagim at legalig sa ating bayan. Sa pamamagitan ng communist scare at NPA baiting, nais nitong supilin at puksain ang mga makabayan at progresibong organisasyon ng mga estudyante at kabataan para manatili ang rehimen lagim at sakim. Noong nakalipas na mga araw ay nagkaroon ng public hearing sa Senado. Ipresinta ng AFP at PNP ang ilang mga magulang na nawawala daw mga anak. Napatunayan na hindi totoo ito dahil lumabas yung anak ni Relisa Lucena na si Alice at sinabing natakot siya sa ginawa ng ina dahil dinala siya sa Camp Crame at hinarap sa mga intelligence doon. Ano po ang masasabi ninyo sa ganitong iskema ng pamahalaan sa pagsupil sa aktivismo at ang pagsasapubliko ng mga internal na usaping pampamilya? Antidemokratiko o pasista ang ginagawa ni General Bato at amo niyang Duterte na gawing instrumento ng witch hunt ang Senado. At mabuting nailantad ang pagsisinungaling ni Bato
at mga kasapakat niya sa halimbawa ni Alice Lucena ang panunupil sa mga karapatan ng mga estudyante at panghihimasok sa mga panloob na relasyon sa mga pamilya. Dahil sa malakas na propaganda para manakot sa mga magulang na udyukan ang magulang tulad ni Relisa Lucena na magpagamit sa witch hunt at kampanya ni Bato laban sa malayang pag-iisip, pagpapahayag at pagkilos ng mga estudyante. Pakana ni na Duterte at Bato na gawing batong gonggong ang mga estudyante. Ululin sila upang maging sunod-sunuran na lamang sa mapangapi at mapagsamantalang rehimen at nagkaharing sistema. Sa kasunod na Senate hearing ay ipinresinta naman ni Senator Bato ang mga bumaligtad daw na mga NPA at ngayon ay nasa ilalim na ng AFP at PNP. Naging katawa-tawa sa mga manonood ang mga testimonya ng di umano ay rebel returnees. May nagsabi na siya ay estudyante sa araw at NPA sa gabi. Ano po ang inyong komento hinggil sa bagay na ito? Halatang-halata ang panluloko na itinatanghal sa Senado. Pinalilitaw ng mga rebel returnees ang mga ahente ng militar at pulis. Tawagin sana itong komedya kundi ito bahagi ng imbing panlilinlang at pagsuporta sa madugong rehimen ng mga berdugo at mandarambong. Labis-labis na krudo ang pagsasabing estudyante sa araw at NPA sa gabi. Ang hunghang na palagay ay may mga helicopter ang NPA na nagdadala ng mga estudyante sa eskwela sa araw at sa kanayunan sa gabi. Iba talagang mag-isip ang ulong Bato. Dahil sa electoral rigging, nasa Senado ngayon ang mga utusan ni Duterte at hawak na niya ang lahat ng sangay ng gobyerno. Bunga nito, lalong nakikita ng sambayanang Pilipino ang pangangailangan na magprotesta hanggang magrevolusyon. Hindi lamang ang mga kabataang estudyante ang sinasalang sa publiko. Ang lahat daw po ng mga progresibong organisasyon at sektor ay recruiter ng NPA. Ayon po kay Senator Bato, ang hangad lang daw ng pamahalaan ay buuin ang pamilyang Pilipino at hindi supilin ang aktivismo. Ginawa niyang nakakatakot ang mga lehitimong aktibidad ng iba't ibang sektor at pribadong institusyon sa pagsasabing ang mga ito ay kinukunan ng NPA. Ano po ang inyong tugon dito, Prof. Sison? Totoong hindi lamang ang mga kabataang estudyante ang target ng witch hunt. Principal na target ang mga progresibong organisasyon at sektor. Pinaparatangan silang mga recruiter ng NPA. Pinalilitaw na masama at nakakatakot ang mga lehitimong aktibidad ng iba't ibang sektor at pribadong institusyon. Ipinopropaganda ng rehimen na ito ay mga recruiting ground ng NPA. Sinungaling ang sabi ni Bato na hangad lang daw ng pamahalaan ay buuwi ng pamilyang Pilipino at hindi supilin ang aktivismo. Nais ng rehimen na guluhin ang mga pamilya, organisasyon at institusyon. Gusto nilang buwagin ang mga makabayan at progresibong organisasyon. Nais nilang pakialaman ng militar ang administrasyon at kurikulum ng mga paaralan. Gusto rin nilang itayo muli ang ROTC para gamitin sa pagsupil sa mga makabayan at progresibong estudyante at guro. Noong nakaraang eleksyon, nagpamudmod ng dyaryo ang PNP sa mga presinto, sa kamaynilaan at direktang iniaabot ito sa mga butante. Nakasaad sa kanilang dyaryo na mga komunista ang mga progresibong party list at hindi dapat iboto. Ngayong pasukan, pinuntahan din ng PNP ang mga eskwelahan sa senior high school at nagbigay ng oryentasyon hinggil sa pagsugpo sa komunismo at lantarang sinasabing mga recruiter ng NPA ang mga progresibong organisasyon. Noong panahon po ba ni Marcos ay ganito din ang kanilang ginagawa sa mga eskwelahan at universidad? Ano po kaya ang kahihinatnan ng ganitong pamamaraan ng PNP at AFP? Sa nakarang eleksyon, napakamalisyoso at gawing pasista ang pagpapamudmod ng PNP ng dyaryo nila sa mga presinto, sa kamaynilaan at pag-aabot nito sa mga butante para ipropaganda ng mga komunista ang mga progresibong party list
at hindi dapat iboto, malisyoso at gawing pasista rin ang pagpasok o panghihimasok ng PNP sa mga eskwelahan sa senior high school para magkalat ng oryentasyong antikomunista at kontrarevolusyonaryo. Sinungaling na sinasabing mga recruiter ng NPA ang mga makabayan at progresibong organisasyon. Sa panahon ng pasistang diktadura ni Marcos, ganito rin ang ginawa ng mga lipuris niyang militar at polis sa mga eskwelahan at universidad. Nainsulto ang mga estudyante at mga guro, kita nila agad na ito ay pagpapataw ng pasismo ng rehimen sa kanila. At lalong naging mapanlaban sila sa rehimen at mapagmahal sa kanilang mga demokratikong karapatan. Dahil sa pananakot at hamon ng kampanyang antikomunista at pasista, lalong dumami ang gustong magrevolusyon at magkomunista para labanan ang rehimeng Marcos. Kanyan na rin ang nangyayari ngayon. Dumarami ang nais magrevolusyon at sumapi sa Partido Komunista dahil hindi na nila matiis ang malupit, taksil, madugo, korap at sinungaling na rehimeng Duterte. Patuloy na tumitindi ang pasismo na hinahasik ng Estado, hindi lamang sa Kamaynilaan, kundi maging sa Kanayunan. Wala pa rin tigil ang pagpaslang sa Negros, Bicol at Samar. Nagpapatuloy pa rin ang martial law sa Mindanao. Ano po ang inyong pabaon sa ating mga tagapakinig, Prof. Season, sa ganitong hinaharap ng sambayan ng Pilipino? Hindi matitigil ang pagtindi ng pasismo o terorismo ng Estado sa Negros, Bicol at Samar. Sa Mindanao, sa ilalim ng martial law at sa buong Pilipinas kung hindi ito labanan at tapusin ng sambayan ng Pilipino. Hindi forever si Duterte at mga kabig niyang pasista, lalo na't gumagawa siya ng malalaking krimen, sakitin at halata ng buwang. Mas madaling ibagsak si Duterte kaysa idolo niyang Marcos na tinapos ng pag-alsa ng sambayan ng Pilipino noong 1986. Tama at tumpak ang kapasyahan at pagkilos ng ating mga kababayan sa kalunsuran at kanayunan para labanan at tapusin ang pangapi at pagsasamantala ng tiranikong rehimen ni Duterte. Dapat pagibayuhin nila ang pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya at patalsikin nila ang rehimeng Duterte. Mismo mga dambuhalang krimen ng rehimeng Duterte ang naguudyok sa sambayan ng Pilipino na magsagawa ng iba't ibang anyo ng pakikibaka hanggang matapos ang imbing rehimeng ito na salot sa bayan. Maraming maraming salamat po, Prof. Season, sa inyong matalas na pagsusuri sa kilos ng rehimeng Duterte at sa pagpapayama ng aming kaalaman hinggil sa aktivismo. Kasiyasiya ang ating panayam. Maraming salamat sa iyo, Sarah, at sa lahat ng ating tagapakinig. Abangan nating lahat ang susunod na panayam tungkol sa mga umaapoy na isyu. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Isulong ang pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Ang mga radikal na pagbabago at revolusyon na yumanig sa lipunan ay isinulong ng mga kabataan. Halimbawa, 28 taong gulang pa lang si Bonifacio nang maging kasapi siya ng La Liga Filipina at matapos lamang ng 4 taon ay maipagwawagi na ng mga katipunero ang armadong pakibaka laban sa kolonyalismong Espanyol na pinamunuan ni Bonifacio. Ang organisador ng mga manggagawa at revolusyonaryong si Karl Marx ay naging kasapi ng isang radikal na grupo ng mga makatang estudyante na minimonitor ng mga pulis noong siya ay 17 taong gulang pa lamang. Ang leader ng Revolusyong Ruso na si Vladimir Lenin ay 17 gulang lamang nang maging radikal. Si Mao Zedong na leader ng Revolusyong China ay lumahok sa Shanghai Revolution sa edad na 18 taon. Ang leader ng Revolusyong Cubano na si Fidel Castro ay naging aktivista habang nag-aaral ng abogasya sa edad na 19 taon.
Bakit nga ba mga kabataan ang naging tagapagsulong ng mga radikal na kaisipan at pagbabagong panlipunan? Una, wala pang malaking pagtataya o pamumuhuna ng kabataan sa umiiral na sistema. Walang mawawala sa kanila kung baguhin nila ito. Ikalawa, kung nabubulok na ang sistema, ang mga kabataan ang may mabigat na dahilan na baguhin ito dahil bakit nila gugustuhin panatilihin ang malalagim na kondisyon sa kahabaan ng kanilang buhay. Maraming oras sa kanilang kamay ang kabataan, mahaba pa ang panahon na mayroon sila upang magpundar ng pagbabago. Huli, ang kabataang estudyante na nasa mga universidad ang nasa pinakamagandang posisyon upang mag-aral, magsuri at magpanukala ng mga pagbabago sa lipunan dahil sa malaya at kritikal na kaisipan na pinagyayaman ng mga universidad. Sa totoo lang, walang signifikanteng reforma ang nagmula sa mga makapangyarihan o mga politiko. Ang mga reforma ay laging nagmumula sa mga pakikibaka. Ang kilusan ng mga mamamayan, ang sama-samang pagkilos ng mga aktivista, ang laging punot dulo ng pagbabago. Kung kaya't kung sino ang ayaw sa pagbabago, sila rin ang unang pipinsala sa mga kilusang pagbabago at magpapahamak sa mga aktivista. Sino ba ang takot sa NPA? Ang mga mayayaman na gusto pang magpayaman. Sila rin ang nasa kapangyarihan, kaya gusto nilang i-brainwash pati tayong hindi naman mayayaman na ang mga revolusyonaryong NPA ang kalaban. Maraming salamat at paalam sa ating mga tagapakinig. Ito po si Sara Raimundo, guro sa Universidad ng Pilipinas at aktivista ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Hanggang sa muli dito sa Itanong Mo kay Prof.